kick. So, hello everything. So, what's up guys? So, once again, this is Groomer Style, no? So, for today's video, ipapakita ko dito sa inyo kung paano, ano yung gagawin natin sa mga alaga nating aso na may meron silang karapatan, no? So, sa murang halaga, no? Is ito siya. Is ano lang siya, 10 piso. Ang tawag dito ay, ano siya, sibin powder. So, available siya sa, ano, sa mga poultry supply, no? So, 10 pesos lang siya, 10 peso lang, no? So, napakamura niya. Pero, effective din siya sa mga agarapata, sa mga, yung mga lumilipad-lipad na, ano, yung fleece, yun. So, effective siya doon. Namamatay siya, no? So, ito yung ating model, no? Si Asi the Great. Hi! Hello! So, papaliguan natin siya, no? Tapos, applyan natin siya ng ganito, no? So, ang gagawin natin dito is tutunawin natin sa kalahating litro na tubig, no? So, tulad dito is ito, ano na siya, 500 ml na to, no? Half liter na to. So, tutunawin natin siya dito. Ginagawa mo! So, ayan nila siya. Haluin nyo siya na matunaw talaga. Kasi ito yung gagamitin natin ano mamaya pang final rinse, no? Pang final na barlaw sa kanya. So, then, hayaan muna natin. Itabi muna natin ito. Okay, so, ito na, papaliguan muna natin siya. Tapos, ipapakita ko sa inyo kung may soy ka na naman, papaliguan na natin si, ano, si yung ating model na si Asi. So, meron din shower dito, no, pero yung shower to mahina yung tubig, no. Mahina. So, kailangan naman natin ito, ano siya, ibuhusan lang. Itabok lang natin. Sabunin natin siya. Sa kahit anong ano, no, kahit anong breed ng aso, pwede niyo pong gamitin. Kahit long hair pa yung aso niyo, pwede niyo rin siyang paliguan ng ano, ng sibin powder para mawala yung kanyang mga karapata or mga ticks and fleas. Tawag dito ng ano nito is ano siya medicated bath, no? Pero yung ginagamit natin ano nito is hindi siya mitras, ano siya sibin powder.
Sure lang na ano muna natin, tanggalin muna natin yung mga dumi-dumi sa katawan nila. So babandaw na tayo. Final race. Nag-power delete na po kaya lang yung tubig ko napakahina. No? Kahina. So tabo na lang tabo. So ayan, banlawan na siya ng ano, malinis tubig. So kukunin na natin yung ano, yung ito yung ano natin kanina. Yung inalo nating sibin powder, no? So pagbuhos nito guys, huwag mong ibuhos sa mata niya o sa baba o sa ulo. Kailangan unahin mo ito dito sa may paa, no? Kasi minsan nandito yung mga garapata sa may paa. Kailangan mo yan sa ibabad. Ayan. Since malinis naman siya kasi naligo na siya, diba? Tapos yung kabila ganun din. Yan, tapos yung dito sa buntot, isaw-saw mo rin yung buntot. Tapos ang paglagay dito, dito lang. Kapag galing-galing dito, papunta dito. Huwag mo hayaan mapunta sa mata o sa baba niya kasi baka siya malaso, no? So ganyan lang yung pagbuhos mo. Yan, papunta dito. Huwag mong mas tumuhusan itong ano, dito lang. Yan, so nabuhos na natin, oh. Pagka nabuhos na natin yung ganyan, aantayin natin ng mga 5 minutes, 5 minutes na ano, nakababat yung ganyan. Bago natin patuyuhin, oh. Ang purpose naman dito, bakit natin kailangan ibabad para 5 minutes para ma-absorb talaga yung may mga photo na mga maliliit. A few moments later. Okay, so ayan ano, naka 5 minutes na tayo, so pupunasan natin siya. Tapos papatuyuin natin kasi ang purpose nito bakit natin siya papatuyuin eh kasi yung aso pagka basa yung katawan nila napakalaki ng chance na magdidila-dila sila, no? So bawal kasi yung magdidila sila kasi nga mayroon tayong nilagay dito binuhos kanina na dedicated pad yun
baka manaman na poison sila, no? So kailangan natin silang patuyuin. Kung wala kayong ano, wala kayong blower, pwede itong ano, punasan nyo lang ng maayos. Punasan nyo, patuyuin nyo siya. Kung wala kayong blower, pwede yung gawin nyo ay ano na lang, electric pan, no? Pwede nyo siyang itapat dun sa electric pan para matuyo siya kagad, no? Kung mahaba yung buhok, habang naka-electric pan, sinusupply nyo para matuyo talaga, no? Tapos dito naman sa ginawa natin kanina itong pack na to. Kung ganito lang kaliit yung aso mo, pwede na itong isa. Pero pag malaki yung aso, pwede dalawa. Tapos gawin mo ng ano, gawin mo ng 1 liter yung tubig, no? Bali isa nito is 500 ml na tubig. Huwag daw yung hayaan na basa yung aso. Kailangan matuyo siya. Pag after lang ng, ano, ng mga 5 minutes na nakababad, okay na yun. So, kailangan na siya patuyo yun. Yung effect nito is hindi siya kaagad na ano, no, mga after for example naglagay tayo ngayon, kung marami siyang kuto, makikita mo kinabukasan pa or next day, no, makikita mo na nalalaglag yung mga nalalaglag yung ano, mga ticks. Hindi siya immediately na paglagay mo okay na agad. Kami since may blower dito, no, kasi ano dito, i-blower na lang natin siya para makuyo. Okay, so ayan, no, tuyo na siya. So mabilis na siya matuyo kasi nga shortcut naman sila, hindi sila mahaba yung balahibo, no? So ay, hindi naman pala ito ano, hindi ito advisable na kadapaligo mo ng aso, gabitan mo ito. Pwede mo siyang gawin na twice a month, no? Or depende kung mas maraming kuto, kung kukunti lang yung kuto niya, pwede mong gawin na ano, kahit once a month na lang, okay na yun. Kasi yung pagpapaligo naman ng aso is ideal lang sa puro ano, once a week, no? So pagka once a week, sa isang buwan, apat na ligo, ano? So pwede mong gamitan ng dalawa. Alternate mo, for example ngayon, paligo ka ng aso,
gamitan po. Tapos sa sunod, wag na. Tapos sa sunod na ulit. Pwede yung ganun. So, yan na po guys. So, thank you for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye mga kapatid.